Okay, for the last problem for fluid flow. So, two liquids of different densities, ayan, dalawang density, are poured together into a 100-liter tank. Ayan. Poured into a 100-liter tank. So, filling it, okay, filling it, ibig sabihin, napuno niya. Ayan. Ayusin ko lang yung mga font niya. Ewan ko bakit nagkakaganito pag sinisave natin. If the resulting density of the mixture is 800 kg per cubic meter, find the respective masses of the liquid used. Okay? Oh, problema mo dyan. Fluid flow, okay? Kapag nag-mix, ang volume ba nila mag-mix? No. Ang density ba nila mag-mix? Hindi natin alam. So, paano assumption natin dito? Let us draw. Laging nagdo-drawing. Okay? Meron kang tanke dyan. Okay? O yan. Nilagyan daw ng dalawang fluid. Okay? This is fluid 1. This is fluid 2. Ayan. Si fluid 1, you have density of... Density 1. Mali. Density 1. 1.5 kilogram per cubic meter. Yung density 2, ilan binigay niya eh? Density 2. Ngayon is 500 kilogram per cubic meter. Naglabo-labo na sila sa loob. Yan, nag-mix na silang dalawa. Ayan, ganun. Yan, nag-mix sila, di ba? Ang resulting density nila is, or density ng mixture, is equal to 800 kilogram per cubic meter. And yung tanke, kayang i-contain lamang ang volume ng tank is 800 ba? Hindi. 100 liters. Anong assumption natin dito? Recall. Okay, recall. My friends, you should recall that density is equal to mass over volume. O ngayon, pag nagdugtong tayo or nagdagdag tayo ng dalawang quantity sa isang container, ibig sabihin, magkakaroon ka ng total mass. Diba? So, additive yun. So, mass 1 plus mass 2. And then, yung volume niya, nagdagdag ka ng tag-isang volume. So, that is volume 1 plus volume 2. Okay? So, yung density ng mixture is simply equal yan sa mass total over volume total. Then, therefore, yung density ng mixture mo is simply equal to mass 1 plus mass 2 over velocity, volume 1 plus volume 2. Ganun lang. Okay? Now, hindi natin alam yung volume niya of the separate liquids and yung mass of the separate liquids. What are our assumptions? Tignan nyo ha. Gagamitan natin to ng algebra. Now, binigyan ka ng total volume. Check. Binigyan ka ng mixture. Check. Okay? Yun lang ang gagamitin natin. Therefore, pwede natin gawin dito that the mass total of the mixture is equal to coming from here. Okay? Coming from here. Yan. So, mass total is equal to density ng mixture multiplied to volume total. Kasi pareho silang given. Andito, oh. Ito yung volume nila, oh. Ayun. Okay? So, therefore, mass total can be determined. So, mass total, density ng mixture, 800 kilogram per cubic meter. Multiplied to 100 liters. O, yung liter natin, to cubic meter, very basic yan. You have 1 cubic meter in every 1,000 liters.
So, cancel natin yung same units. Yung meter cube, liter, and liter. Yung mass total of your mixture is equal to 80. Hindi ako nagkakamali. 80 kilograms. Check natin. Sabihin nyo, nagda-doubt pa kayo eh. O, di 800 divided by 10. 80 yan. 80 kilograms. Sabi nila, 80 kilograms. Mm-hmm. Meron na tayo mass of the mixture. Now, empty is equal to 80. Okay? Equal to M1 plus M2. Translate natin. The M1 plus M2 is equal to 80. O, meron kang isang equation dyan. You name it as A. Yung volume total mo naman, 100. O, very basic din. So, V1 plus V2 is equal to volume total na 100. O. 2. B pala, equation B. O, equation B yan. Ano pang assumption natin dyan? Meron pa ba? Meron pa tayo mga assumption dyan. Assumptions. Meron kang M1 at M2. Itong dalawa. Ngayon yung M1 mo is equal yan sa density ng first fluid and then volume of the first fluid. And then density of the second fluid and volume of the second fluid. Now, for the mixture, tandaan nyo. For the mixture, diba, recall mo ito. Inilagay ko dito, copy ko ito. Okay, copy ko na ito. Control C. Lagay ko dito. Move natin. Diba, gulo. Ayan, diba? It could be replaced by this. Diba? Pwede natin substitute yung value nito dito. So, density 1, volume 1 plus density 2, volume 2 over V1 plus V2. Mahirap pa rin ba? Mahirap pa rin ba? Actually, tandaan nyo, from here, diba? You have a total volume of 100 liters equal to, tanggalin ko na yung liter para hindi kayo maguluhan. So, 100 equal to V1 plus V2. Pwede ko namang i-reform to, di ba? That V1 is equal to 100 minus V2. Or, simply, that V2 is equal to 100 minus V1. Ganun lang naman. Pwede ko substitute sila, any of them. Okay? Any of them. Pwede na yun. So, 100 liters, gawin kong cubic meter na to. Okay? So, 100 liters, that is 0. Divide ko lang ng 1,000 yan. Oh. 100 divide by 1,000. Convert ko na agad ha, para hindi na siya naka-liter. So, 1 over 10 or 0.1. Oh, pwede ko tong gawin ganun. Oh. Or, dito natin lagay sa kabila. Ay, hindi kayo nalilito. Oh. V1 is equal to 0.1 minus V2 or V2 is equal to 0.1 minus V2. Ito lang. Pasok ko na siya dito sa value na ito. Okay? So, density of the mixture is equal to 800. Tama naman, di ba? Kilogram per cubic meter. Tapos, density 1. Tapos, V1, palitan ko na lang yung V1. 0.1 minus B2 plus density 2 B2. O, yung V1 ko, palitan ko ulit. Palitan ko yung V1 ko ng 0.1 minus B2 plus B2. May mga cancel ba tayo? Check natin. O, 800. Algebra lang to. 0.1 density 1 minus density 1 V2 plus density 2 V2 divided by ito 0.1
minus V2 plus V2. Cancel yun sa baba. O, factor out natin ulit. Highly skilled ka dapat sa algebra. So, 0.1, density 1, minus. Okay. Pwede kong ilabas si V2 dito. Ilabas ko na si V2. Plus, V2. Tapos, density 2. Density 2 minus density 1. Over 0.1. Pwede ko na simplify. Cross-multiply ko na. 800 times 0.1 equal to 0.1 density 1 plus V2 density 2 minus density 1. O yan. May na-create na naman akong equation. Okay, meron na pala tayong binigay ng mga densities there. So, density 2 is 500, density 1 is 1.5. Well, pwede ko na masolve yung B2. Oh, substitute na natin, 800 times 0.1. Oh, 0.1, ito is, palagay natin, 1.5 ito. 1.5. 1.5 yan. Plus, V2. Density 2 is 500 minus density 1 na 1.5. Oh, pwede ko na solve. 800 times 0.1. I think this is 80. 80. So, 80 equal to 1.5 times 0.1. 150 lang yan. O, di 150. Plus V2 times 500 minus 1.5. I think that is negative 1,000. O, reform natin. Okay? So, 1,000 V2 equal to, lilipat ko dito, 150 minus 80. Oh, divide natin both sides by 1,000. Therefore, B2 is equal to 150 minus 80. 150 minus 80 divide by 1,000. The answer is 0.07 ang V2 natin. 0.07 cubic meter. And then, yung V1 natin, V1 is equal to, diba, that is, I think, ito, V1, 0.1 minus V2. 0.1 minus V2. 0.1 minus 0.07. That is equal to 0.03 cubic meter. Nakuhan natin yung mga volumes. Ano pang kukunin natin dyan? Mass 1. Density 1. Volume 1. Density 1 is 1.5 kilogram per cubic meter times 0.03 meter cube. Cancel. So, 1,500 times 0.03. That is 45 kilograms. Ayan yung mass 1. How about mass 2? M2 is equal to density 2, volume 2. 500 na lang yan. Kilogram per cubic meter times 0.07 meter cube. That is, I think, 500 minus
minus tuloy, times 0.07. The answer is 35 kilograms. Mukhang 8. Ay, ano pa yung mga tanong dyan? Find the respective masses of the liquid used. So, M2. Okay. Nahanap ko naman na. Check natin sila. Okay. Check natin kung tatama ba yung mixture nila na 800 kilograms. 800 kilogram per cubic meter. O, check. O, density ng mixture is 800. O, equal to M1 plus M2 over B1 plus B2. M1, that is 45 plus 35 divided by yung B1, 0.03 plus 0.07. Basic yan. That is 45 plus 35 divided by 0.1. Kasi itong dalawa, 10 na to eh. 0.1. The 800. Check. Check. Equal silang dalawa. Okay? The answer is correct. Okay? That will be for the last problem for fluid flow and mixture. Okay?